Our next resource person po will talk on soil preparation using different kinds of soil media, basic designs in urban gardening. I finished BS Agriculture, major in horticulture, specializing in crop production and management at he's a university research associate in the Institute of Crop Science at UPLB. Let's all palakpakan po natin si Mr. Aaron Paul R. Dizon. Design. So, tinanong ko po si paring Google, no? So, ano ba ang design? Design na lang po natin. Mga keywords, plan, drawing, produce to show the look, functions. Ano bang, para saan ba to? Ba't ba tayo nagde-design? Para saan? Number two, purpose. Saan ba to? Para ba sa mass production, home consumption, mga ganun level. So, syempre kung mass production, kailangan marami. Kapag home consumption, siguro yung kit lang, na maunti, pero at the same time, na napoprovide yung need natin. Masasatisfy tayo. And then, yun yung words, look, ano yung tsura? Pumayaman si papa, si mama. So, gagastusan natin ng maigi, yung ano, yung itsura niya. Pangalawa, function purpose. O kung gusto ko lang naman ng ano, pang-business or pang-benta, syempre mass production, kahit pangit, mass production siya. So, wala kang problema sa look niya as long as nagpaproduce siya ng madami. Planning. So, paano ba natin na-execute to? Patayo? Pahiga? Or naka-ladder type? Nasa sa inyo po yun. Intention, tanongin natin, ano po ba yung available materials dito? Baka mamaya kasi wala tayong clay pots. Walang pagkukuhanan itong materials na ito, paano natin i-execute to na, alam mo yun, kulang yung materials natin eh. So, di rin siya posible. So, unang tanong natin dyan, ano ba yung materials na pwede natin gamitin dito na available? Di na tayo kukuha sa ibang lugar kasi extra gastos eh. So, ano lang po yun nandito bago tayo magplano? Pangatlo, yun nga, goal. Pang-business, home consumption. And then, ito po yung iba sa mga garden pots. So, syempre, given ka na nito, imagine mo na, ano ba yung possible combinations na pwede nating ilagay. So, ayan, sa amin ay dito. Pepper. Yun yung pansigang sinasabi ni ma'am. So, pwede mo siyang single or pinagpatong-patong para space efficient and then sa ilalim, catch basin ng nutrients. So, pag let's say, syempre nag-overflow, balik mo lang sa ibabaw, tipid tayo sa nutrient solution. Walang sayang. And then, yan, same lang siya ng type, iba lang shape. Depende sa preference din ng tao. Kasi, yun doon nga yung factor na look. Mas maganda ba to o yung kwadrado? Ayan po. Vertipots, ito na po yung pinaka-typical na nakita natin sa EDSA. Na, may dalawang hook. Sasabit mo lang siya, hindi mo kailangan magpatong. As long as matibay, yung papatungan niya, ayun. Sabit lang ng sabit. And then, ito po yung sa amin, lettuce, no? Romaine. Yung sinasabi nga ni ma'am na meron siyang catch basin sa ilalim. So, yung nutrients niya, ina-absorb lang pabalik, maintain to lahat. Unlike nitong vertipots na to, pag diniligan mo, bababa ang nutrients. So, natatanong kanina na overwatering, ang nutrients po ay washable. As in, nagli-leach siya pababa. So, pag nag-overwater ka, ang tendency niya, pwedeng, of course, flooding, mabubulok. Pangalawa, bumaba yung nutrients. Dun siya sa level na hindi kayang i-absorb dun na sa may taas. Kaya nga po yung iba, ginagawa ay multi-cropping. Meron silang perennial crops. So, yung perennial crops, tinatawag natin silang nutrient fountains. So, syempre, malaki yung puno, ugat niya, yung rooting system niya, malalim. So, lahat na nag-leach dun, babalik sa taas, through leaves, hayaan lang natin siyang mabulok dun sa surface. Yun na kasi yung way, natural way, na maibabalik natin yung nutrients sa ilalim pataas. So, wag po natin sunugin, hayaan nyo lang mabulok doon sa ibabaw. So, yun po tinatawag na nutrient fountain. Cycle po siya. And then, ito po sa amin ay romaine, lettuce, using different media for experiment purposes. Ayan. And then, ito ay bicycle. So, siyempre, gusto mo look lang. Let's say, ang balak mo ay urban gardening at the same time, meron kang plaza or entertainment. So, gusto ko mukhang bike. Gusto ko kotse. Kung napuntahan nyo sa may Tayug, sa may Pangasinan, mayroon kotse na luma, ng Allied na nakapal. So, ang cute lang tingnan. Kasi, alam mo yun, medyo bigatin na car na sira. Pero, ginawa nilang, may purpose. Imbis na nakatambak lang doon, nabubulok. Niligyan nila ng flowers. Ayan.
Modules. So, ito yung medyo boring na part. Joke lang. Hindi, kasi ito yung nasa amin na module na part. So, ito ay bakal and then hagwar, paikot. So, yung hagwar is enough para ma-accommodate yung vertipots na sinasabi natin kanina. So, pag in-arrange mo siya properly, makakaabot tayo ng 64 na vertipots. Okay. And the next, module 2, ito yung coriander. Parang siyang romaine din kanina and then proper spacing lang. Kasi factor ang proper spacing. Kasi kapag ang plants nyo, marami nga, magkakadikit, competition sa sunlight, sa nutrients. Whereas kapag consider natin yung spacing, mabibigyan siya ng quality. Quality versus quantity. San ba tayo? Kung ang halaman ko ba, dikit-dikit, pero di naman masarap o namamatay din, may-enjoy nyo ba? Di ba hindi rin naman? So, you have to be considerate na kailangan may proper spacing na nagaganap para masaya din yung halaman na namumunga para sa'yo. Ayan po. Next ay, ayan, yung kanina, romaine. Lalorosa. And then, ito, as you can see, meron siyang overhead. So, pag mainit, pwede siya lagyan ng net. No? Para hindi siya masaturate sa sunlight. Mind you guys, meron po tayong tinatawag na light requirement ng halaman. Hindi lahat ng halaman, ano man, all throughout day, kailangan under the sun. Or, I mean, hindi na kailangan lahat ng sun na ina-absorb nila. Merong sun-loving, may shade-loving. So, kapag itong mga shade-loving na plants, oversaturate, namamatay sila. Tapos yung tolerance pa nung plant, say, leafy na vegetables, yung substances nila doon na de-denature, kaya sila naninilaw sa sobrang init. Then, factor pa is yung moisture sa hangin, humidity. Very complicated, parang tao din. So, we need to consider everything. And then, ayun, as you can see, meron nga siyang wheels. So, just in case na kailangan i-move o yung mga bagyo, pasok natin sa loob, mobile siya. Next ay Ferris wheel, yung kanina rin. So, good siya kasi naro-rotate siya. Unlike ng ibang modules na hindi naro-rotate, yung facing the sun, lagi yung mapapaboran. Ito, pag nasa ilalim, pwede mong ikot. So, under the sun, yung nasa ilalim naman, bukas. So, alam yan, evenly distributed yung naibibigay sa kanila, which is good. Kasi lahat sila mamumunga ng maganda. Ayan. Module 5 ay, ano ba to? I think ito ay simula pa lang ng celery. Ang sa pang dapat natin consider ay yung lifestyle ng or growth ng halaman. Pechay, pabuka siya. So definitely kailangan nila ng more space. Di ka pwedeng mag-grow ng pechay dito nang na-expect mo na bubunga siya ng bongga kasi yung katabi niya pechay ulit tapos nag-shading sila ng leaf. So hindi siya appropriate. So ang ginawa ni Ma'am dito ay celery. Since ang celery ay stock. So puro patayo siya, naiiwasan yung shading. Or very minimal. Kasi puro siya patayo. And then yung leaf niya, maliit lang. Celery. Ayan. Module 6, ito po ay puro lettuce. Ayan, as we can see, patayo siya. No? So pag noon time, nasa ilalim yung less receiving na sa light. So yun yung isang problem na kailangan natin i-address. So para ga-harvest kami, lagi nasa ibabaw yung namumunga ng maganda. Kasi nasa ilalim, shaded, bansot, parang ganun. Eh, parang hindi siya nabibigyan ng importansya. Kaya nga yung sinasabi natin na laddering type, yun talaga yung very appropriate. So, sa umaga, sa tanghali, even paglubog niya, evenly distributed yung sunlight na nare-receive lahat. Yun po yung maganda doon. And then, ayun lang din. And shorter, nagdi-different lang sa number of vertipots. And then, ito ay natatawag na pergola. So, ito sa mga restaurant. So imagine nyo, sa ilalim niya may table, may mga servitor kayo ng order po nito ganun. So hain lang sa ilalim, sa may taas mo, let's say may mga patola or ampalaya. So alam mo, very nature friendly yung atmosphere. And then marami kayo. So ayun, maganda siyang tingnan. Depende sa purpose niya. And at the same time movable, binabagyo ulit, galaw-galaw lang ulit. Ayun. And then ito po ay under drip system ng hydroponics. So as you can see, fixed. At sobrang mabigat po yan. Siguro yung isang rectangular pots na nandyan na may kasamang medium would be around 8 kilos. So heavy talaga siya. And then syempre, yung construction niya, kailangan matibay din yung foundation. Kasi gigibayan, mababaklas yan. Kung let's say bamboo type. So ito talaga is made for metal. Kasi doon talaga siya magkikling. Ayan po. And then yung nutrient din po niyan is conserve kasi po, yung blue sa ilalim ng every vertipots, babalik lang din sa blue, ibig sabihin nun, doon po siya nagpo-flow.
Walang nasasayang, walang nag-overflow. Maintain po yung nutrients nan. Module X. Ito po, 180 vertipots. Ito rin po ay under drip irrigation system. Kita ba? Ay, hindi. So, yung nasa ibabaw po niya ay may drip po siya. Pag sinaksak nyo siya sa ilalim, yun po yung blue na tube sa ilalim, automated siya as long as nakasaksak using aqua pump. Pero may mali dito. Although 180 pots siya, may mali sa kanya. Ano po yun? Spacing. Sobrang compacted. So, kung makita nyo, bansot lahat. Oh, madami nga, 180 nga, pero bansot. Makakain mo ba siya? Oh, siguro, pero parang snacks. Sobrang liit. Cute lang siya. So, next time pa nag-plant tayo, dapat more space. And then, ito po yung sinasabi ni ma'am kanina na foundations ng building na hindi ginagamit. So, yung pong foundation sa gilid nyo, mga doble lang po ng size na. And then, inikutan namin ng hog wire, then seal ng kawad. So, nakakapit na po dun yung, dyan yung vertipots, and then proper spacing, kasi hog wire, malalayo ang spacing nun eh, unlike ng steel matting, na every 1.5 inch, meron siyang nasabitan. So, ito, foundation na lang siya, ng building. Ligyan mo ng vertipots, then ayan, malaki lahat. Each one of them would be around 95 grams each ng pechay. Kasi nga, properly spaced. Then, maganda rin sa panahon. Last ay yun yung sinasabi ni ma'am na bamboo. Ladder type, at the same time, naka-vertical. So, very convenient siya. Kahit anong oras ng araw. Ayun. 112 pot, vertipots, bawing-bawi. Ang problema lang pala sa vertical gardening ay stiff neck. Kung sinasabi ni ma'am na walang mga backache, ito, stiff neck. Kasi, kailangan yun, tingnan lahat din, pag-harvest, ganun din. Nakatingala lagi. Which is okay lang naman siguro, paminsan-minsan. Exercise din. Ayan. So, urban gardens all around the world. Ito ay hindi naman sino-showcase lahat ng hindi natin nakikita. Kumbaga, idea lang na bukod dun sa pinakita ko ng mga modules, ito pa yung ibang idea coming from all around the world. So, sinasabi nyo, kanina, nakikita ko po yung mga gulong. Pero, take note po natin na yung gulong is not really good. Remember na ang gulong po ay galing na sa latex, supposedly. And then, pinaprocess nila through chemical bombardment. Kasi, paano nangyayari yung latex ay gumugulong dyan, nabubuhat yung mga truck. Ibig sabihin nun, pinatibay siya through chemical processes. So, definitely, kapag tinayaw mo siya ng plant, possible na may chemical siya. At yung chemical yun, baka makain natin. So, I would suggest na kung gagamit tayo ng gulong, yun ay yung used na, yung washed out na talaga yung sobrang worn out. Yung mas healthy yun. Kasi ang kailangan lang naman natin dyan, frame. And then yung soil sa loob. So, yun na yung pinakang sulit. So, ingat po tayo sa, pati yung sapatos, sabi nga, baka makain yung alipong aso. Delikado. Kung yung kusan nyo tinanim, tingnan nyo paligid. So, di ba kaya nga meron din poisoning ng gabi? Kasi kumakain siya ng mga cyanide. I think parang ganun. So, kasaba, I think. So, we need to be very careful kung saan nyo kinukuha. Next, ito po ay field. So, sinasabi nga nila ma'am, mas appropriate kung naka-raised yung bed para hindi directly sa soil-borne. Ito kasi I think ay sterilized na media. Even yung nakikita nyo sa may lapag, I think ay tree barks. At ito ay sa abroad ay mura compared sa atin kasi hindi natin i-utilize yun, hinahayaan lang natin mabulok. Pero sa kanila, sterilized yan. Bakit? To reduce heat. Instead na diretso sa ano, sa pavement, meron tayong bark na ina-absorb yung heat. So yung halaman, hindi siya nasa-stress na mainit yung paligid niya. Merong absorbent material. Yun po yung kagandahan. But also take note na ito ay nabubulok. Pwede siyang mag-harbor ng pathogens. Anything na nabubulok, pwedeng mag-harbor ng pathogens. Kasi kung yun yung pathogens, nagutom kayo, mag-a-adjust kayo sa environment. Ano ba yung pwede kong kainin? Dahil wala pa yung paborito kong pagkain. So, yun po yung life cycle ng pathogens, nag-a-adjust sila. Sinasabi rin nila, sir, na tomato mosaic virus. Ah, tobacco mosaic. So, syempre, hindi lang siya sa tobacco. Nag-host din siya sa ibang halaman. Celery, parsley, tomato, yan. We need to consider everything. Ganun po siya. Next, ito ah. So, may mga wood pallets. So, kung kayang gastusan, why not? Kasi look cute naman. And then, lagyan ng sticks para kapitan ng trellis. Kasi merong mga halaman na marupok yung katawan.
So definitely, you need to tie them up para support. Ayun po. So strategy lang din. Yan, urban gardening. Next, ito ay, I think, more on the looks. No, so, I mean, why not? Alulod, parang Super Mario. So, nutrients. And then, may, as you can see, merong individual pots. So, pag nasira siya, pwede tanggalin agad. And then, at the same time, controlled nyo yung media sa loob. Lagyan sa loob ng refill, ganun. Tatanggalin nyo lang. Ang cute lang. Anyways, next. LED lighting. Yun yung sinasabi ni ma'am na next project niya. Although ito, as we can see again, the spacing, no? Sobrang dikit-dikit. Siguro, snacks lang din nila. Tapos, controlled atmosphere. Kaso yung sa likod ay bar. So, I think naka-aircon siya. Which is gustong-gusto ng mga lettuce. Mas pabor sa lettuce ang malalamig. Kasi yung bloom namin ng lettuce, pinakamaganda na between December and February. Pagpatak ng March, April, May, yan. Puro bansot na ulit. Environmental conditions, we need to consider everything. And then, ito. So, let's say, sinasabi nga ni ma'am kanina, ma'am, paano po yung mga walang space? Kung walang space, lagyan natin ng space, gawa natin ng paraan. If itong lugar na to is blanco, lagyan natin ng wood pallet, lagyan natin ng media, then mag-grow tayo doon. Lahat ng makita nyo space na appropriate, walang imposible. Kasi siguro tinatamad lang tayo mag-isip, ay, wala namang space dito, ay, hindi ko alam kung paano gagawin dito. Hindi, gawa natin ng paraan. As long as you have the media, as long as you can construct, as long as there's container ng media, wala nang problema doon. Then supply natin ng nutrients and then go. We can grow anything and everything. Yes po. Pwede po ba, kasi kung meron space, gusto mo rin mag-composting, pwede po all-in-one doon na, doon sa taniman mo? Composting sa lalim. Composting mo, oo. I think, pwede siya. In a way, ang problema lang po sa composting, pwedeng mag-harbor nga siya ng pathogen. So kung yung nakatanim doon, damay-damay po sila. So parang, most preferably, parang kukompost tayo nakahiwalay. Plus po, yung factor na, parang kukompost tayo, may init siya. So kung yung rooting system niya, patay ang halaman din. Dito na rin, cooked food, diretso food. Ayun, steamed. Yun ang ano, the space. Evaporative cooling? Hindi pa rin po siya sapat, I think. Oh, as in, sobrang, sobrang mainit. Saka at some point po siguro, let's say, composting kayo na, yung throw everything. At the same time, pwede siya maging acidic. May certain range na acidic na mawawala. Parang ganun. May curve point. So, yun po. Yun yung problem. Then next, ito yung sa amin. So, kita nyo, samot-sari. Actually, gusto ko dyan yung kamote. Kasi, yung media nga namin na ginagamit, rice hull, coco peat, which is very favorable sa root crops na ano na nag-grow. Kasi, nakakapag-expand sila without hinder. Yun ang advantage ng hindi paggamit ng soil. Na, alam yun, appropriate siya for root growth. Yan. So, meron kaming, ito yung basil, sweet basil namin, pepper, kamote, sili, yan, lahat. And then, dito sa side na to, puro herbs and spices. Ganun. So, mas diverse, mas maganda tingnan. Kasi, yung pest niya, hindi one time, big time. Pagpasok, wipe out lahat. Mayroong control, may control point, may mga catch crops tayo. Yun po yung maganda kapag diverse. And then, ito po yung sa amin, no? Minodify to. Supposedly, parang ganito lang siya, seedling bed. And then, yung ginawa namin, nilagyan namin siya ng trataas, o actually, bakal din siya, and then, chicken wire. And then, from that, sa ilalim, nilagyan namin ng rectangular pots. Ganun ka-creative yung boss namin. So, pinagawa niya yan. Si Ma'am Ellen, actually. And then, ayun. So, kung itong part na to is bare, as in empty space, ilagyan din ng chicken wire, vertipots, we can grow. Anything, space. So, let's say, nasa rooftop kayo, between these foundations, nilagyan lang namin ng vegetable twine o yung parang straw na pwedeng gapangan ng vegetable. So, alam mo yun? So, pwede siyang gapangan ng ano, ng viney na vegetables. Ganun lang. So, if there's anything possible, basta space, as long as it's space, pwedeng gawa ng construction yun. Pwedeng gawa ng paraan. Kung wala, lagyan natin. Yun po yung ginagawa niya. Ayan.
And then ito po yung sa, ayun, talong na malaki na. So, no, nung lumaon, yun na po yung itsura niya. And then integrate lang ng tomato. And then yun po yung isang foundation sa kanan. As you can see, ito yung makakapal na deformed bar na nilalagyan ng semento. Yan, rooftop po namin yan. Rooftop po yan. And then, yun po. Nets, para hindi masyadong mainit. And then pheromone traps. Kung ayaw nyo ng chemicals, pheromone traps. Doon dumidikit yung mga lalaki na ano, na-attract, doon sila na-attract. Dumidikit sila doon, mamamatay na sila. Wala mag-reproduce. Ganun po yung cycle. Ayan. Then next. Meron ba? Oh, so ito po yung basic principles. Contrast, when it comes to looks. Gusto natin pagandahin, mag-consider tayo ng contrast. Color, tone and value, size and shape. Alam mo yun, so there would be variation. Or kung okay lang sa'yo na uniform, okay lang sa'yo. Kasi ikaw naman yung boss nung lugar na yun eh. Ikaw yung gumagawa. So it's up to you. Be the boss of your own farm. You decide. Then repetition. So may cycles. Wala. Space. As long as, alam mo yun, pleasing sa mata. Maganda. So, yun lang. Alignment. So there's alignment as long as gitna. Space efficient. Factor wise, okay na. Proximity. Ala, ito. Pag pinaari nyo sa'yo, dapat close as much as possible. Kasi sayang yung space sa gitna. Unless may plano kong maglagay in between. So, for expansion. So, it's up to you. Ayun yung principles of design. No, parang ito. Pag sinabi sa inyo, oh anak, ayusin mo nga yung gamit. Patong-patong sa kaliwa. Looks good. Pag galit ka sa nanay mo, pinagalitan ka sa kanan. Oh, pabara-bara. Ganun-ganun. So, looks bad. It looks bad. Kapag di ka marunong mag-design. Actually, sabi niya sa mami, abstract. Oh, galit ka, ganun. Abstract, ma'am. Oh, di, okay. Nawag ka sa mapagalitan ka pa rin. Artistic. So, nasa sa inyo yan, guys, kung gusto niyo mapagalitan. Pero, chill ka lang. Thank you. And then, next topic. Ito na po yung soil preparation using different kind of soil media. Pinatampo namin ito ng, tinanggal namin soil, media. Kasi yung soil, I mean, basic naman yung soil eh. Meron namang lupa sa lahat. Pero again, maraming factors kung bakit hindi maganda yung soil. So ano ba yung quality ng magandang media? Sterilize, free from pathogens. Ito yung walang-wala ang soil kasi laging merong soil-borne pathogen na tinatawag. Yun yung pagkatanim mo pa lang, minsan patay agad. Kasi naturally occurring yung mga pathogens na yun. Loose, not extremely compacted. Bakit? Kasi gusto ng root, tuloy-tuloy lang siya. As long as it can expand, masaya yung plant. Na-imagine nyo na magtanim sa clay. Patay din agad. Di rin siya nag-expand. Kasi nga, compacted. Ayaw nila. Nasisikipan sila. Loam soil, which is 40-40-20 portion of sand, silt, and clay. And then fertile. Siyempre, merong macro and micronutrients. So, kung soil lang talaga ang ipipilit natin, paano natin siya i-sterilize? Which I highly discourage. Kasi, gato yung gagawin mo. Steaming. Pa-usukan mo siya ng using water. With or without pressure, saan ka pa kukuha ng steamer sa lahat ng soil na gagamitin mo? So, medyo magastos, laborious. Oh, imagine nyo, in-oven nyo lahat siya. Steaming, oven for 30 minutes, microwave? Really? Diba? Para lang mapatay yung pathogens. And application of chemical, which is another no-no. Alam natin na di talaga maganda gumamit ng chemical pesticides. And mind you, chemical pesticides ay hindi lang naman insect, hindi lang naman nematode, meron pang weeds na tinatawag. So, alam mo yun, iba't ibang klase pa ng chemical, magastos. And then another, medyo cheap ng konti, use of black plastic as ground cover. So, ano nangyayari dito? Kinukubera natin siya ng plastic, pipin daw natin, and then yung sunlight, i-absorb nung plastic. And then mainit yung loob nun. Hayaan nyo lang mamatay lahat ng pathogen sa loob. But also, merong heat-loving na pathogen. So, magsusurvive pa rin sila. Pero at least majority of it will die. And then, burning of rizal or stone covers ay babaw. And then, pollution. Oh, that cannot be daw, sabi ni ma'am. So, no-no pa rin. So, bakit di na lang sterilize, di ba? So, ang importance niya, prevents unwanted pests and diseases. Therefore, lowering crop losses and extra expense on maintenance. Kasi nga, clean na. Wala ka nang paproblemahin. Maintenance na lang siya. And then, it is easier to prevent than to eradicate. Kasi pag nag-eradicate siya, nabubuhay na yan. And then, maninirahan siya doon, next cycle, nandun na naman siya. Umiikot lang siya. Ganun yung problem. Next, ano yung sources ng contaminants? Inputs,
As in materials, even yung media na ginamit nyo, syempre, sterilized. Hindi kung saan-saan ka kumukuha, pagpasok sa loob nun, wala na yun. Contaminated na siya. Vehicles, pwede sila kumapit, especially mga fungus. Kasi nadadala sila ng hangin mabilis. Workers, so yung bad practice na gayosi, then hands or hawak sa halaman dito, hawak doon. Sira. Farming tools, pag pinutol mo yung may sakit, doon sa healthy, damay na ulit yun. Ganun lang kabilis yun. Mabilis lang siya. Multi-factor talaga siya. Planting materials. So kung meron kang magandang garden, kumuha ka ng may sakit, pasok mo sa loob. Yun na ulit. Lala ulit. Insect vectors. Ito ay hindi natin kontrolado kasi so naliliit. And then at the same time, paano mo mapapansin yung insect? E may sariling buhay yan. Yes po. Opo, or better yet, i-rogue. Tapong mo siya. Itapon pala. Or, if say, ito ay, tawag dito? May tawag din, yung mga mamahali na crops, yung mga anthurium, meron silang sterilized na media. So, pagka-cut nila, saw-saw, meron silang media na ginagamit. I think, ang cheapest na dun ay 10% chlorine, then water. Diluted. So, pagka-wash mo lang, at least, dire-diretso ko na, hindi na hassle, hindi laborious. Yun yung isang bagay. Yes po. Opo, kasi what if mag-incorporate siya dun sa susulugin po talaga, roguing talaga, as in eradicate. Or quarantine na tinatawag natin. Let's say somewhere far away na kahit anong drift ng hangin, di siya maabot. Kung soil-borne yung cause, nag-introduce ka lang. Opo. So, kung roguing, talagang sunog ka. Wala kang, hindi ka makakawala dun. Parang, kaya nga yung idea kanina, to sterilize, lahat painit, lahat pasunog. Yun lang po yung way. Actually, even virus ay nagtatribe sa sunog. So, siguro may certain acceptable level. Hindi ka naman yung intensive na sunog eh. Kasi as long as ma-ash mo lang siya, okay na yun eh. Hindi ka naman yung talagang magpo-produce ng sobrang pollution. Opo. And if yun yung goal nyo, isa-sacrifice nyo yung iba. So you have to choose wisely. So decision nyo na po yun. Mabilis po siya mag-spread. Wind, fungus, airborne. Yan. And then solver one. Plant debris, yung sinasabi ko, roguing. Pag may alam nyo nang may sakit, tanggalin nyo na agad. Kasi hahawa pa yun. Water. Ito yung case ng, yung problem ng hydroponics, which is yung system namin kanina, nakita nyo. So, explain ko mamaya. So, available media. Sa project namin, kokopit. Kasi nyog yung nalalaglag. Apo. Yun nga mag-problem. So, kung saan lang siya available, yun lang talaga po. So, gagastos talaga po. Narang ganun. So, kokopit. Ito ay sterilized din. Okay. And then, vermiculite. So, ang ano niya, para siyang bark ng tree. And then, at same time, pag binasa mo siya, nag-expand siya. So, para siyang yung accordion ba yung tawag doon? Ganun. Accordion po yung ano. Ganun po yung itsura niya. Kasi parang layer siya ng sheets. Yung minipes pag tuyo. Then, pag binasa niya, mag-expand siya na parang accordion na magkakadikit. Ayun po. Ay, hindi. Actually, silicates po siya eh. Clay mineral. Minerals po siya, existing. Then, si-sterilize nila. Ayan, ganun po. Parang clay pellets. So, itong clay pellets ay paso. Yung paso natin, di ba, pag hinuluman natin, pinatuyo, yun na yun. Hindi naman nababasa ulit yun eh. Yung mga paso natin. So, ito po, binilog lang. Same idea lang. And then, sterilize. Po. Actually, hindi po. Kasi most of this, since funded by DABAR po, ay imported, sterilized. So, napopondahan. Pero I think, since may clay naman tayo dito, may makukuha na tayo nito, I think. Kasi clay eh. May clay naman tayo sa Philippines, so why not? Magagawa ng paraan. And then rizal. Ito, syempre, sa mga flatlands. Rizal. So, Opo, yun lang. Kasi sa amin, 50 pesos lang ata ito. Isang sako. Or 40. Carbonized. Opo. Kasi sa rice, sinusunog lang naman nila yun, di ba? So, waste lang talaga siya generally. So, mura lang siya. And then, perlite. Ito po ay, alam niyo obsidian? Stone. Pag pumutok yung vulkan, solidify siya, makintab. Ito naman po ay maputi kasi magkaiba sila ng cooling speed. Yung obsidian po, kaya siya dark kasi longer yung exposure niya sa hangin. Nag-darken siya. Ito, mabilis siya nag-cool. Pero
Galing sa Vulcan. Volcanic product po siya. Pinatugo. Ayan, orang makiling. Ayan po. Ayan, sphagnumos. As in lumot. Pero, ibang kain siya. So, pag nung elementary tayo, high school, may terrarium tayo. Di ba sphagnumos yung ginagamit? Yan din po yun. Materials namin imported din. So, pero meron siya dito. Available materials po. Ayan. Ayan po. So, ang recommendable media na mura, doon sa mga minentioned before ay kokopit, rice-sul, garden soil, and vermicompost. Kokopit, siguro 50 pesos lang din siya. And then, rice-sul, ayun nga yung sinabi ko, sinusunog lang naman nila. Garden soil, kung wala talagang choice, kuha na lang sa likod, and then deal with it. Kung ano man yung soil-borne pathogens nun, kasi titipid tayo, so kailangan kumain, nagamit tayo ng garden soil. And then, vermicompost, sobrang saturated na kasi sa topic na yun. Although, with a possible exemption na pwede siyang contaminated with, tawag dito, ng nematode. Kasi yung nangyari sa amin, inatake kami ng root knot nematode. So, pag nakita nyo, binunot nyo yung crop nyo, ganyan, may nematode yun. And yung sa amin, nanggaling sa vermicompost. Sa amin lang naman yun. Di namin din na-discourage yung culture ng vermicompost, but you have to be careful. Saan natin kinukuha to? Trustworthy ba yung source? Kasi sa amin, UPLB na, pero may get to pa. So, diba? So, you have to be careful. Yan yung nangyari sa amin. So, lahat ng crops namin doon halos, merong root knot. Hindi po. Kasi magastos po. Dindispose lang namin. E di kasi, eto naman po, namahay dyan, tatapon lang namin. So, bisibihin, kung ano yung nandun, yun lang naman yun. And then, syempre, nagre-reproduce sila, so, forever na silang nandun. Alangan naman, sterilize namin yung buong hydroponic system. Medyo magastos po yun. So, ayan po. Yan yung nangyari sa amin. You have to be very careful. And then, ayan po, ganyan siya. Simula sa isa, and then pag namilog na siya, ibig sabihin, ready na siya manganak. So, ganun na mangyayari, egg sac. So, kada isang egg sac, so, ilang libo yan. Imagine that. So, mabilis ang spread. And then, hydroponics, water, very, pwede sila lumangoy doon. Kasi water eh. So, kakalat siya talaga, eventually. In eight weeks time. Ayun. Ah, kapag, let's say po, tapos na yung isang cropping season, bunutin nyo. Tinan nyo yung roots. Wala po kayong indicators, ma'am. Kasi very minute eh. Tapos, siyempre, tinanim nyo lang naman yung seed. Malin nyo ba kung nangyari sa ilalim? Balik ulit. Mamamatay. Ah, parang hindi po. Kasi yung slugs po ay sa deep siya eh. Oh my God. Family. Pero, mga telenkus. Mga scientific na mga telenkus. Kasi, ano na siya eh. More on the scientific talaga na word. So, you can search for it. Sabihin nyo lang na the nematodes. So, marami naman siya. Parrots. I think pwede naman kasi yung sakit ng halaman hindi naman sakit natin. Imagine nyo kung meron tayong root mold dito kung ano man. So, pwede naman siya. Pero yung certain na pathogen, say roof soft rot na nabubulok na ano, kinain nyo pa rin. Baka magkakasakit tayo, basuka-suka kayo. Yun naman ang effect sa atin. Diba? Parang kukombat pa rin siyempre ng katawan natin yun eh. Pero ito siyempre, di naman tayo magkakaroon ng root node. Nakadiri po. Okay. So, ayun, tolerant naman tayo dito. Ayan. And then some of the soil-borne diseases. Dumping off. So, ito yung pag tinanim nyo sa lupa, nakikita nyo na mamatay agad. Kasi yung taproot niya, nangingitim agad. So, soil-borne po siya. Caused by Phytophthora, Fusarium, Pythium, Lachian. Lachian fungal. Fungus yan. And pinagsasabi ng fungus, may forever talaga. Ganun. And then mabilis kumalat kasi nadadala sila ng hangin. Ganyan po sila kalupit. And then sasabi ko, seedling bright, root rot, and then soft rot. Yung mga yan. Prevalent naman po yung mga yan. So ang pinakaiba lang naman po ng itong mga dumping off, depende sa kung ano yung causal organism. So pero naninilaw yung iba, itim agad, nabubulok. So depende kung saan siya nanggaling. Opo, kasi mahangin. Hindi mahangin.
And then same case po. Ayun. Kasi kailangan talaga siya sterilize. Yun lang yung way. And then, yun po. And then preparation sa amin po, since we have chosen rice hull and cockpit. Hindi pala to rice hull. Cockpit po ito, pasensya na. So, yung washing of cockpit ay, kasi, mula sa sako, binabasa po muna namin siya ng 24 hours on running water. Sabi nung kabilang project, which is edible landscape, kung narinig nyo na po. And then sa amin, 3 to 5 days with daily watering, water soak. Kasi yun nga po, di ba pag maasim siya, so kailangan yung i-wash muna yung asim na yun. Kasi yung asim na yan, kapag dinikit nyo agad sa roots, hindi naman din mabubuhay. Kasi hindi yung pH niya, hindi suitable for growth. So, acidic. So you have to wash it away. So same din po yung sinabi ni Ma'am Ellen na pag gumamit ka ng fresh na rice hull, na may tannins, so yun ay, so, alam ko, mapait. So, kapag dinikit mo yung balat mo sa mapait, syempre nag-react makate, parang ganun. Ganun lang naman yung thinking natin. Meron siya laging chemical, so you have to process it first para maging safe siya. And then, yun, mixture. 1:1 ratio lang sa amin. Ano ba? Yung farm namin, dugyot lang din. So, ganun talaga. Pero hindi, kasi cute lang kasi, ano, may sterilize naman siya. So, hands-on talaga. Ganun. And then, growing in seedling bed. Alam niyo po ba ang advantage ng paggamit ng rice hull and cockpit is kapag tinanggal mo siya, hindi siya kasing tigas ng clay na pwede maputol. Opo. So, soft lang siya. So, pinares mo siya, hugot lahat. Kasama yung media. Yun yung advantage po. Also, ang tip ko, siguro kung gumagamit po kayo ng soil lang talaga, mag-introduce kayo ng rice hull kasi pampaluwag po siya. Ang cockpit, compact, and then rice hull, porous. So, kung pinagsama nyo sila, evenly distributed yung micro and macro pores, which is very suitable for growth. Yun po. So, ayan. And then po, kung ang soil nyo po ay clay, and then kung magtataka kayo, sa isang clay area, nakakapag-produce sila ng crops nang walang problema. Ang ginagawa po nila, nag-aangkat sila ng sand, haluan nila yung clay. You mix it. So, hindi na siya compacted 100% kasi nag-introduce kayo ng sand, which is very coarse, maluwag. So, maganda sa plant growth, sa root especially. So, and then, from growing seed bed, pinakpak na. Just like the usual. And then, transplanting, yung sabi ko nga, walang problema kasi hugotable. Perlite mom. Ayan. Diligin namin sa loob. And then, ayun, maintenance na. As is na. Normal process, hintayin yung lumaki, watering, nutrient supplement, spraying, use of pheromone traps para hindi ina-attack lagi ng insekto. Your own cultural practices, kung nagtitrim kayo, minawalisan nyo, kayo na bahala. Harvesting, post-harvest operations, which was discussed by Sir Bong. Ayan po. And, o nga pala, since ito ay gumagamit ng no-nutrient, kasi hindi to soil eh. Soil, may natural nutrients. So, yun po, dun po pumapasok yung sinasabi ni Ma'am na snap solution, which is macro and micro, na suitable sa lahat. So, kung parang meron kang lupa na walang sustansya, then saka mo siya lilagyan nun. Ganun po yung sistema sa amin. Kasi hindi kami gumagamit ng soil. Yun po yung logic doon. Kaya siya nabubuhay. Siyempre, alam nga naman, cockpit rice hull lang. Patubuhin mo na forever. Hindi siya tutubo ng maganda kasi nga wala siyang nutrient. So, you need to supply. Yun po. And then, ayan. Ganyan po yung mga... Siyempre, meron pa din. Hindi naman makakawala eh. And then, sabi nga sa akin ni Ma'am Ellen, sa kanila sa Mayhaiba, maraming talong na dinidip nila sa chemical para lang magmukhang maganda. So, uso siya. Uso siya. Puting-puti pa, walang blemish. Intensive po talaga yun. Kasi imposible yung wala. Ito eh, minimal pa to. Once a week na spraying. At meron pa din. And then, look at this. Yan yung piso. Sa sigarilyas ata. And then, ito yung sa pheromone traps. So, dumidikit lahat ng lalaki. So, mga lalaki talaga, tanga. So, suicidal sila. Lahat siya lalaki. So, hello. And so, ayan. And then, syempre, successful din naman yung iba. So, you can grow. Then yun niya, pechay, romaine, and then sweet pepper. Actually, tumaabot ng 107 grams, which is, nakatuwa lang.
Ang isa po. Which is, ang mapapansin po natin, I think sa lahat naman po ng planting na crops na sa simula, talagang malalaki, mahaba, bilog, mabibigat. E pag tumatagal, lumiliit. Diba? Parang degenerate. Or man parang life cycle, napapatay na talaga siya. Diba? Ganun din naman. Nangihina talaga. Ayun po. Parang tao din. So, kung meron man kayong gustong gawin sa halaman nyo, parang kayo din. So, gusto nyo ba sa sapatos tumira? Ganun. So, or sa gulong. So, inyo naman yun, guys. Thank you. Yun lang po. Questions?